siguro it's God na nagsasalita para ano, through Father Luciano Filoni. Tapos doon parang natauhan ako, coach, parang pinompost ko yung sarili ko. Lumaban talaga ako, coach. Nag-decide ako na sabi ko, oo nga, ano, yung unang-una kong ginawa, in-accept ko kung ano na yung current situation ko. Tapos, I took it easy talaga, one step at a time. Tapos, nung time na yon, mag-August na, mag-expire na din yung, ano po sa TBSA, yung enrollment ko. So, thankfully, dahil dun sa anniversary natin, nanalo ako. Yes, na-extend. So again, good afternoon, guys. Welcome to our Friday Praise Story. Yay! So one of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. Okay? The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. So this afternoon, we will practice our thankfulness muscles. Okay? So ayan, again, my name is Sherry, and I am so excited to introduce to you our guest for this afternoon. By the way, if you're watching this on live, please comment hashtag team live. And if you're watching this on replay, please use hashtag team replay. Okay, sige, wag na natin patagalin. Bigyan na natin ng intro ang ating guest this afternoon. Okay, so our today's guest was an OFW for 8 years. Wow, 8 years. So, meron tayong mga OFW ngayon. Mag-comment kayo dyan. Okay? And mga ex-OFW, okay, pwede kayong mag-comment, manood po kayo, or tag nyo yung friends nyo na dating OFW, okay, or currently working abroad. Okay, so, ayun nga, after deciding to settle with her family in the Philippines, and working from home. It's not an easy journey for her, but she persisted until she got her first job as a work-from-home mom. Wow. Okay, so despite having personal struggles. As for her, it doesn't matter how small she might get with her first client, but she's beyond grateful that it exceeded her expectation. It's a good start, and she's not stopping any sooner. Okay, so let's all give the warmest welcome to our today's guest, Miss Frenchel Bonotano. Okay. Pasok, madam. Hello. Hello, coach. Good afternoon po. Good afternoon. It's been a while. Grabe. Oo nga po eh. Ayan. Ang tagal so ko nung last night pinag-uusap. Yeah, so nga. Ayan. And ayun, medyo may konting intro na tayo. Pero later, ikaw magkukwento niyan. So, ididetalin mo sa amin yan, madam. Okay, so okay, kamusta? Kamusta po sa place mo? Ngayon po, papasensya na po mamaya pagkakahul tayo kasi kakagaling lang sa trangkaso. Yung buong family po namin nagkasakit din, gaya nung iba. So thankfully, dahil work from home tayo, kahit nagtatrabaho tayo, nakakatulog tayo in between ng shift. So all glory to God talaga, coach. Yes, opo, please God. And thank God kasi okay na po kayo, recovering, di ba? Recovering, and, opo. Yes. At least, nakakapagpahinga, tapos nakapag-work pa rin. Ayan, oh, sige. True. So, ano po kasing location nyo, Madam Frenchel? Nasa Iloilo po kami, coach. Amusta po yung weather dyan? Umuulan paggabi, pag umaga, tsaka hanggang tanghali, napakainit. Kaya po siguro doon talaga nagkatrangkaso din kaming lahat. Mm-hmm. So, maulan. So, amusta yung mga cases dyan ng COVID? Ano ba, medyo strict ba dyan? Nakaisip kami. Ah, okay. Nakatanggap kami ng ayuda, thankfully. Praise to God. Wala po yung ayuda sa vaccine namin. Nakaschedule na kami mag-vaccine pero wala pa rin kaming first dose. Wow. Yes, so at least, di ba, meron nang parating na vaccine and may ayuda. Okay, blessing yan. So yun na, ingat-ingat pa rin po tayo kasi medyo nag-increase na naman yung cases. So ayan, sige po. So Miss Frenchel, ilan na kasing anak mo? Dalawa po, coach, isang lalaki, isang babae, 11 and 9 years old. Wow. And then your husband, kasama nyo rin po sa house ngayon? Working from home then? Kasama po sila ni Papa, nag-asikaso dun sa business namin, yung jeepney po.
Yes, oo nga, naalala ko yun. Nice, okay. Sige po. So, ito kaya, Miss Frenchel, since yun, medyo nagkaroon na tayo ng intro about you. Pero gusto namin mas malaman pa. Can you please tell us your backstory before starting working online? Ayan. Ah, okay. Sige po. So, nasa Dubai po ako for 8 years. Bali, nagtatrabaho po ako noon sa SM. Tapos parang naawa ko doon sa tatay ko. Kasi ano po eh, kahit magsasahod ako ng kinsena saka every 30th, parang hindi ako nakakatulong talaga. Kahit yung bills, hindi ko siya matulungan talaga na, yung as in, madami talaga yung naitutulong ko. Mm-hmm. Tapos ang tipit-tipit ko talaga, coach, noon. Sabi ko, kasi ito lang yung kinikita ko, kailangan itipirin ko. So, nag-3 years din po ako doon sa SM. Thankfully, yung experience ko doon, nasa ERP, yun yung talagang naging plus points ko po nung nag-apply ako doon sa Dubai kasi SAP din na software yung hinahanap nila. Alam niyo ba, coach, nung nag-ahanap kami doon, kasi tourist visa kami noon, ang ginagawa ko, kasi dalawa lang yung laptop and then 4 kami sa magkakaibigan yung walang trabaho pa. So, kailangan talaga, pag mata ko ng 6, ibig sabihin, pag gising ko po ng 6 o'clock, kailangan ko talagang mag-jump out na sa bed. Kasi pag hindi ako inunahan yung mga kasama ko, hindi ako makakasingit doon sa laptop. So, inunahan ko na talaga. unahan talaga noon. Kasi within 2 months, kailangan makahanap pa rin. Kung hindi, mag-exit ka or uwi ka sa Pilipinas. Tapos, babalik ka na naman, maghahanap ka na naman. So, thankfully po, bago naman matapos yung 2 months, mga more than a month, nakahanap din ako ng trabaho. Then, nag-8 years po ako doon sa company na yon. Tapos, ganun din ko, yung trabaho ko doon sa SM na accounts payable, yun din yung ginagawa ko doon sa company na yon sa Dubai for 8 years. So, in short po, yung ano ko talaga, yung professional experience ko is parang ano lang, parang apart lang doon sa accounting. Alam ko yung end-to-end process by the book. Mm-hmm. Pero talagang yung talagang hands-on, hindi ko talaga alam. So, nung umuwi po kami sa Pilipinas, nag-business po kami nitong jeepney. Tapos, naano ko siya, coach, na-feel ko siya na, ang sarap pala, no, coach, na kasama mo yung mga bata sa bahay. Tapos, kasi naalala ko nun, coach, naman sa Dubai ako, yung maliit ko na anak na babae, parang mas love niya yung mother-in-law ko na nagbabantay kaysa sa akin. Kasi di ba araw-araw sila yung kasama. Tapos na yung nasa bahay na magkakasama kami. Sabi ko, ang sarap pala talaga. Tanto kailangan ko lang talaga na kasi yung business namin jeepney, kailangan ko lang talaga makahanap ng isa pang source of income para nasa bahay na ako. So nag-try kami ko, kami namin sinubukan. Kumuha kami ng pwesto sa palengke, nagba-buy and sell din kami, nagtisunet pa po kami, tapos inabutan kami ng pandemic, nag-close yung pesonet namin, kinlose din namin yung pwesto namin sa tindahan, sa may palengke. Tapos, ngayon po, yung natitira yung jeepney namin na business. Tapos, nagka-problema din kami personally sa family ko, to the extent na umabot talaga sa isang lawsuit. Tapos, napaka-down po talaga, coach, nung time na yon. Tapos, hindi ko makompose yung sarili ko personally. Parang akina ko na parang sabi ko, ano ba talaga ang purpose ko sa life? Tapos, ano ba talaga yung nangyayari sa akin? Ba't ganito? Parang hindi ko nagugustuhan, coach, kung ano yung nangyayari sa akin. Kasi, yung inaasahan namin yung jeepney, na-stress ako. Sabi ko, paano na lang pag yung father ko, kasi coach, siya talaga yung mekaniko, siya talaga yung may alam. Yung husband ko, nag-assist lang. Pero yung tatay ko talaga, which is already a senior citizen, 68 years old na pala this year, nag-aalala ako, sabi ko, ano pang gagawin namin, hindi pwedeng ganito, kasi pag hindi na kaya yung tatay ko, wala na mangyayari sa amin. So, naghanap ako ng paraan kung anong gagawin. Tapos, nakilala ko yung, nalaman ko tong freelancing, tapos, na-search ko sa Facebook, kasi mahilig talaga ako mga likot sa Facebook, nakita ko doon, si Coach Sherry, na accounting pala, si Coach Alki, na accounting talaga yung, so, ito na, sabi ko, mag-try ako dito. Pero nung time na yun, coach, nagka-problemado talaga ako. Tapos, nung nag-enroll ako, sabi ko, para ma-divert yung attention ko, sige nga, mag-enroll ako dito para hindi ko na iniisip yung mga problema ko. Pero coach, grabe, nung nag-enroll na ako, hindi kailangan mag-aral ko ulit. Nahirapan ako, nag-struggle ako, coach, kasi hindi ako makafocus. Personally, yes. Kasi hurt pa ako. Tapos, hindi ako makafocus talaga, coach. Tapos, andun pa yung mga anak ko. Maliliit pa nung time na yun, mga 3 years ago. 3 or 2 years ago, maliliit pa sila.
So, kailangan ko talagang i-attend pa rin. Tapos nag-aaral pa sila ako sa, ano, sa school talaga. So, every talaga, maaga pa, gigising na kami, papaliguan, i-aayosan yung mga bata. Nakakapagod talaga, coach. Tapos, minsan, pag ano na, pag nasa school na yung mga bata, pagkatapos ko magluto pa ng lunch, ako pa yung luluto ng lunch namin dito sa bahay. Pag 1 o'clock na uupo na ako sa computer, mag-aaral na ako nung sa TBSA. Tapos, sabi ko, parang ang galing talaga ng mga tinutukoy dito ah. Sabi ko, kakaiba. Iba siya sa mga natuturan ko. Kasi mayroon talaga ako kasi mag-ano ng mga, mag-aral-aral talaga sa mga, ano, sa mga online. Talaga. Explore, yes. Talaga, yun nga lang po siya talaga, hindi talaga ako makafocus talaga kasi nangingibabaw talaga yung lungkot ko sa problema na yun. Tapos, ang dami na po iniisip, yung parents ko, kailangan ko pang ano din, asikasuhin yung mga kailangan nila kasi yung tatay ko talaga sa kananay ko, ando naman yung kapatid ko, pero ako talaga yung ano, ako talaga yung, kahit sa grocery, ako talaga yung ano, yung iasahan. Yes. Yung kapatid ko, utusan lang nila, pero pag in terms na yung magdidesisyon kung anong gagawin, ako talaga yung ano, tangguhan yung dalawa. okay lang, kasi ano naman, it's a sign naman talaga na, ibig sabihin, responsible po kayo. Talaga, kasi matanda na rin sila, so okay yes. lang. Tapos, sorry ko siya, pero nag-stop talaga ako kasi ng ano, ng pag-aaral sa TBSA. Kasi parang naano na ako, nahihirapan na ako, coach. Tapos, sabi ko, hindi ito mag-work sa akin. Sabi ko, hindi ko kaya pagsabay-sabayin. Sabi ko, mag-stop muna ako. Tapos, nung nag-pandemic ko, inabutan pa ako ng pandemic, lalo akong na-stress. Sabi ko, hala, paano na kaya ito? Buti na lang, coach, mahilig talaga ako mag-aral ng mga financial literacy. May mga savings din kami na kahit onti, may mga emergency fund kami. So, nakasurvive kami ng pandemic. Kahit yung renta sa sasakyan, bumaba talaga, coach. Diyos ko, from 600 pesos naging 400 na lang nung time na yun yung renta ng bawat sasakyan. So, buti na lang nakaraos. Tapos, aral pa rin ng aral. Sige, aral pa rin ng aral. Tapos, parang, na-realize ko na, ba't ako titigil? Sabi ko yung problema kasi, sabi ko kasi coach, sana tatapusin ko rin yung problema, saka magbabalik ako ng freelance mag-aaral. Sabi ko, ba't ko hihintayin yun? Kasi kailan kayo matatapos yun? Yung parang ganun, coach. Tapos, hindi pa ako nag-aaral ulit. Hindi pa ako nag-aaral ulit. Tapos, nakilala ko si Father Luciano Filoni sa Almusalita. Tapos, araw-araw nagsisimba ako ko siya. Sabi ko, grabe talaga. Ito, araw-araw nagsisimba talaga ako. Kasi wala naman akong gagawin. Nasa bahay lang. Tapos yung mga kasama ko sa bahay, nahahawa din. Pag nagsisimba ako, nagsisimba rin sila. Sabi ko, ay, edi ang saya. Nititiri ay ako, coach. Kasi yung mga sinasabi ni Father Lucioni, ni Father Filoni, parang ano, sabi ko, ako talaga yung tinatamaan. Bawat gamisan niya, ako talaga yung tinatamaan. Parang sinasabi sa akin na ito gagawin mo, itong gagawin mo. Parang siguro it's God na nagsasalita para ano through Father Luciano Filoni. Tapos doon parang natauhan ako, coach, parang pinumpos ko yung sarili ko. Lumaban talaga ako, coach. Ako, coach, nag-decide ako na sabi ko oo nga ano, yung unang-una kong ginawa, inaccept ko kung ano na yung current situation ko. Tapos I took it easy talaga one step at a time. Tapos nung time na yon, mag-August na, mag-expire na din yung ano po sa TBSA, yung enrollment ko. So thankfully, dahil dun sa anniversary natin, nanalo ako. Yes, na-extend. Ng enrollment ulit. So tinuloy-tuloy ko, inaral ko ulit. Tapos slowly talaga ako, slowly but surely. Tapos nung may mga interview na rin ako pinagadaan, ang dami ko ng mga interview. Although hindi ko talaga sinuseryoso talaga, coach, kasi hindi talaga ako ano maka-concentrate. Tapos hindi ko alam kung saan ako magsisimula kasi parang hindi pa clear sa akin kung anong service yung i-offer ko. Kasi di ba, coach, kanina nabanggit ko din na one part lang talaga ng accounting yung alam ko, yung accounts payable lang talaga. So sabi ko, saan ako magsisimula? So yung ginawa ko, nag-apply po ako sa ano sa mga work from home na sites, sa mga sa Indeed, sa JobStreet. Marami kong pinag-a-applyan. Tapos yung ina-applyan ko, kung ano rin yung experience ko dati doon sa SM at saka sa job ko doon sa Dubai. Mm-hmm. At iipila yung ano ko sa Dubai, coach, yung company ko. Tapos may nagka-interview po ako. Tapos ginamit ko lahat ng ano ng mga script sa discovery call. Tapos, nakaka-amaze. Kasi, kahit yung nag-interview, sabi niya,
parang kakaiba ka mag-ano, mag-atake doon sa ano, sa interview mo. Parang nag-uusap lang tayo, sabi niya ganun. Tapos nakakatuwa ka kasi sabi niya, kakaiba ka sa lahat ng mga na-interview ko. So, yung ending ko noon is, nahaya na po ako. Nag-start po ako noong January 26. Tapos, ngayon po, work from home na ako for 6 months. So, thankfully, parang ang galing lang talaga ni Lord. Sabi ko, kung para sa'yo talaga, kahit ano pa yung mga papagdaanan mo, okay lang yan. Mahirap man yan o mabilis man yan para sa'yo, kung sa'yo talaga, iyo talaga. Amen. Totoo yan. Nakakatawa yung ano yung sabi mo kanina kasi talagang maraming makaka-relate ni Frenchel eh. Kasi yung sinabi mo na yung problema nandiyan eh, ang daming distraction eh, talagang hindi ka makaka-focus, hindi mo alam kung ano yung unahin mo, di ba? Syempre, kailangan mo unahin yung mga prioridad mo talaga eh, which is your family, your current need, di ba? Pero alam mo yun, sabi nga, ikaw na rin nagsabi na hindi mo kailangan hintayin matapos yung problema before ka gumawa ng action. Di ba? It's all in the mind eh. Bakit yun nga, ikaw, nakaya mong i-manage eh. I-manage na, oh, sige, ganito. Oh, ito, ganyan. And then, nagkaroon ka ng new, bagong pathway sa utak mo eh. It's actually a new mindset. Na, okay, nandyan yung problema, pero magpapatuloy ako kahit nandyan yung problema. Yes. Okay? Okay. Sabi nga, meron kasi akong narinig din na isang discussion about entrepreneur. Sabi niya, meron talagang mga season sa buhay mo na talagang maraming bagay ang ibabato sa'yo para tumigil ka. Papagyuhin ka talaga minsan ko. Yes! True, oo. Pero ang gagawin mo lang daw is hayaan mo sila. Pagpatuloy ka. Kasi darating yung time, bigla na lang mawawala lahat ng bagay na ginabato sa'yo. So you just need to keep going. Ayan, nakaka-inspire yun, madam, ha? Grabe. So ayan, if you can relate, you can comment sa ating comment box. So, yan yung mga OFW natin dati. Okay. So, ngayon, madam, close na ba kayo ng mga kids mo? Ayun ako po. Pag umaalis ako, coach, ng weekend, pag nag-grocery ako, mayroon akong lakad na importante. Pagdating ko ng bahay, yung sasabihin nila, ba't ngayon ka lang? Sabi daw, gabi na, ang tagal-tagal mo naman sa labas. Nag-enjoy sa labas eh. Na-miss na agad. Okay, sige. So currently, you have one client, tama po ba? Opo, sa US po ano siya. Ba yung shift nyo? Ah, gabi yun US. Gabi po, 9:30 to 6:30 sa umaga. Wow, may buti po gising kayo ngayon. Sorry na, baka na puyat ka namin. Ay, okay lang po, nakatulog na po ako, coach. Sige po, buti naman. So, kayo, ngayon po na nakakapag-work ka na from home, so ano yung mga common struggles mo na pinagdaanan o pinagdadaanan pa? And paano mo nire-resolve yun? Naku, coach, hindi rin madali. Akalain mo nung first day of work ko po, coach, na may dysmenorrhea ako, tapos antok na antok ako. Nilalabanan ko yung antok ko kasi yung period of adjustment ko, coach, grabe, ang tagal din. Siguro inabot ng 2-3 months din. Kasi parang feeling ko babagsak yung health ko, tapos lagi ako antok. Body clock eh. Oo. Upo, hindi ako makakonsentrate sa work. Tapos, yung ginagawa ko, coach, pag-gising ako during the daytime, nung mga siguro mga 1 to 2 months pa lang ako, nag-expand ako ng time, inaaral ko talaga, coach. Habang gising pa ako, habang nasa right mind ako, inaaral ko yung mga notes ko. Tapos gusto ko kasi pag andyan na yung client sumabak na, alam ko na yung ano yung gagawin ko. Tapos, parang kahit siguro ano ako, antok ako nung mga time na yun, okay lang. Kasi parang, alam mo yun, coach, yung pag-ahead ka, hindi ka na-stress. Tapos parang alam mo yung trabaho mo kasi ahead ka, inaral mo na, tapos nag-start ka na ng maaga. So, pag andyan na talaga, okay lang kasi para magre-review ka na lang. Tapos, ano pa ba? So, yung adjustment naging struggle, but yun, eventually, nakapag-adjust ka rin. Nakaka-antok so, talaga kasi, coach. True, kasi mahirap eh. Nakasanayan mo, mag-iiba kasi yung body clock mo, diba? Okay. Siyempre, yung sanay ka, gising ka ng morning, tapos tulog ka ng gabi. Pero ngayon, gising ka ng gabi, tulog ka ng morning. So, actually, ako, ganyan din nung nag-try ako nag-US. Pero kaya sabi ko sa sarili ko, ayoko talaga ng ganong shift. Kaya kung kuha ko US, dapat flexible. Ayan. At least yan, di ba? Experience yan sa'yo, madam, di ba? And then eventually, kaya mo nang mamili ng mga client mo at saka mamili ng oras. Opo. Nice, actually, nice. Coach, ano ba, madam? Meron pa?
Ako, actually, coach, in-offer naman nila na kung gusto ko daw ng daytime, kaya lang hindi ko pa ginagawa kasi syempre, nag-aaral pa tayo, tapos kailangan na magpabango tayo. Tapos, yes, so, na-appreciate naman po niya yung ganun. Kasi ang hirap din kasi, coach, pag wala yung, ano, yung kasama mo kasi pag mga questions, hindi mo rin matatanong. Mm-hmm. Tapos, ay, ma-share ko lang po ko kasi grateful talaga ako na nung nagtanong ako na kung pwede akong mag-ano, magpabili ng laptop, binila naman nila ako ko. Siyang bait wow. lang kanila. kasi po, hinihilo kasi laging nagpa-brown out. Wala talagang week dito na walang brown out ko sa kakainis. So, nag-ano ako, nag-ask ako ng help po. Ganun talaga dito ko, siya laging nagpa-brown out, nakakainis. So, nakakahiya. Minsan, nag-ano po, nag-mimik. Oo, may mga clients ko nagtatanong how often daw na nagkakaroon ng power outage sa lugar. Yung mga ganun, di ba, yung mga interview. Sa Pilipinas kasi alam nila laging maraming ano power interruption. So, ayan, oo. So, ayun, power interruption, naging struggle din. So, paano pag ganun? Anong ginagawa mo? Nagpapalook ako. Yung mother ko, meron siyang sari-sari store na maliit. May e-loader siya. So, doon ako nag-data po ako. Tapos nagbe-message ako sa WhatsApp na, ako po, wala pa kuryente dito. Pasensya na po. So, yung ginagawa ko po, coach, pag marino ng kuryente, yung ko na matatapusin yung trabaho ko. So, okay naman po sa kanila. Nice. Ayun yung mga ano eh. Talagang alam mong answered prayer yung mga ganon. Oo. Diba? Talaga, coach. Favor yun eh, nakaharap ka ng client mo na maiintindihan ka, ganyan, aalagaan. Yung naramdaman mo na inaalagaan ka. Okay. Nice. Okay, so, yun, adjustment, okay, body clock, and then yung pangalawa is yung power interruption. Ano ba? Ano ba, may struggles ka ba na pinagdaanan? Sa English, okay ka na dyan, no? Okay lang naman po, coach. Kasi kahit naman bato-bato, okay lang sa kanila. Yes, yun ang kagandahan sa kanila. Hindi sila nagdi-discriminate. Opo. Yan, sige. Yun lang po. Opo. Yun, sige. Eto. Currently, di ba po sabi niyo binilan kayo ng laptop? So, before po ba, ano ba yung klase ng home office setup na meron ka? PC ba yan? Lumang PC laptop? Po. Ah, PC. Okay. So, anong mas gusto nyo? Yung PC o yung laptop? O pareho? hindi pa ako naglipat dito sa laptop kasi nagkasakit po ako. Last 2 weeks lang kasi binigay ko itong birthday ko talaga. Natao na birthday ko noong July 18. Saka sinabi na okay. Thank you po, coach. So, hindi ko pa napaset up. So ngayon, PC pa rin? So, ngayon po, PC pa din. Nice. Okay, sige. And congrats! Nakatuwa naman yun. Binigyan yung laptop, diba? Yan. O, ito kaya, madam. How do you define success? Success para sa akin po kasi hindi naman... For me talaga, kasi hindi talaga ako nagko-compare. Kasi lahat sa atin, may kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay. Yes. May sarili tayong struggle. So, hindi mo talaga makakompare yung success mo sa isa. Kasi lahat tayo, unique tayo eh. Yung ako, for example, sa akin, may mga anak ako. Yung iba, single sila. So, talagang hataw sila sa paghahanap ng clients. So, I didn't say, coach, na mommy ka, mas less yung time mo, mas less yung ano. Pero kasi yung focus talaga, coach, for me talaga, kasi mahirap talaga sa akin. Tapos may business pa kami, hindi ko naman pwede pabayaan yun. Kailangan ko rin i-budget yung ano nun, yung kita nun, which is yun yung nag-survive sa amin ng pandemic. So, para sa akin po, yung ano talaga natin, yung success talaga natin, hindi lang talaga, hindi mo dapat i-compare sa iba. Gawin mo kung ano yung, ano mo, kung ano yung best mo. Huwag kang titigil. Kailangan talaga may goal ka. Kailangan hindi yung lahat dadaganan mo. Kailangan isa-isa lang. Slowly, but surely, yes. Kahit slow yan, ay importante paroroon ka. So, okay lang yan na marami kayo inaaral na iba, importante, madi-discover mo na, ito pala hindi pwede. Eliminate na yan. Ito, hindi rin pwede sa akin, eliminate na yan. Ito parang pwede sa akin, so go ako dito. So, slowly lang, isa-isa lang. Isa-isa lang, kasi akin talaga, hindi talaga nag-work talaga yung sabay-sabay, coach. Isa-isa lang talaga, hindi ko talaga kaya, coach. So, isa-isa lang, coach, yung ginawa. Isa lang talaga, nag-focus ako doon. So, doon, thankfully, nakaklient ako doon. So, for me, yung success talaga is, kung ano yung nagpapasaya sa'yo, coach. Kasi for me, masaya talaga ako ngayon. Kahit ngayon, ultimo yung PVL, yung Philippine Volleyball League na bumalik, masaya-saya ako noon, coach. Feeling ko talaga heaven.
mga maliliit talaga natin mga ano, yung mga maliliit talaga natin yes. ng mga success. Kapag ko nga, saya-saya ko, kasi naluha pa ako nung na-approve na. Nakakainis ko. Wow. Totoo yan. Minsan kasi yung mga maliliit na bagay na nene-neglect natin eh, diba? Okay. Natin. Kasi okay. Yun talaga yeah. na-identify talaga ng happiness natin. Tapos ano, for me, yung success talaga, coach, masarap pala siya talaga pag pinaghirapan mo. Hmm. Tapos nakuha mo yung gusto mo. Pagkataya ka na, yun, success na talaga yun. Amen. Okay. So, ito kaya, for you, what makes a good support group? Ay, naku, ito na sila. Yung mga circle of friends ko po sa, ano, sa TVSA, love na love ko yung mga yan. Shout out sa inyo. Alam niyo kung sino sige. Kayo. Ano mo yung shout out? Hello, Tio Kim, Tia Lala, Aidan, Johan, Cyril, Sharon, Lani, Lester, ano ko, sorry pag binakalimutan ako ha, kasi si Ray, si TL Ray, sino pa ba? Basta, ayun yun, love ko kayong lahat. Thank you so much sa ano natin, sa pag-i-encourage natin sa isa't isa, sa mga words of wisdom natin. Ang say, Sir Mark, hello pala. So, Sir Mark, nakalimutan ko na ako. Babatukan ako na Sir Mark. Bababa ang grade ko niyan. Hello sa inyo. Pasensya na kung hindi ko maalala yung iba ha. Pasensya na po. Pero ang laking ano nila, coach, tulong sa akin. Kasi yung mga calls namin, kahit minsan wala ka kwenta-kwenta, coach. Pero alam mo yun, nare-relax ka pag kausap mo sila. Nakakatawa. True. Tawang, oo, true, totoo yun. So yun, for you, yun, you found your encouragement, okay? Parang talagang support group talaga, someone who will help you na magpatuloy, okay? Yun, kasama sa katawanan, parang pamilya na din, di ba? Family talaga sila, coach, hindi lang sila friends talaga. Minsan talaga, alam mo yun, coach, nung nawala si Kay, grabe, ang sakit talaga. Hello, Kay. I hope you are okay dyan. Kasi kasama din namin si Kay sa group. Nung nawala, alam mo yun, yung coach, yung parang masasaktan ka pa dun sa pagkawala ni Kay kaysa dun sa mga kamag-anak mo na malayo sa'yo, parang iba talaga yung pag lagi mong nakakausap, lagi mong nakikita. Mm-hmm. So, yun po. Yes. And speaking of that, actually, we have another ex-student of TBSA who passed away. So, we will just post na lang. So, ayun. Let's just pray for their family din. Ayan. So, any help that you can hand over sa family nila, we will post naman ang link para at least makapag-abot tayo sa kanila. Ayan. Sige. So, ito kaya, madam. Ano kaya yung entrepreneurial tricks have you discovered to keep you focused and productive in your day-to-day busy schedule? Yung mga sikreto mo dyan. Ako po, kahit minsan bago ako matulog, minsan iniisip ko na talaga na bukas ito yung gagawin ko. Magaganito muna ako, maglalaban muna ako, tapos mag-aaral ako. May to-do list, oo. Nanood ako ng Korean drama. May mga to-do list talaga ako, coach. Kahit sa mga babayarin ko every month, may mga listahan talaga ako. Lagi ako naglilista talaga, coach. Tapos, kailangan talaga, sundin mo yon. Kung ano yung nakalista mo, sundin mo talaga yon. Pag hindi mo man ginawa, pag hindi mo ngayon, bukas gawin mo. Kasi gagawin mo pa rin yan eh. So gawin mo. Yes. Gawin mo talaga. Sundin mo talaga kung ano yung nailista mo. Kung ano yung maisipan mo na kailangan mong gawin mo talaga. Kasi wala kang magagawa kung gagawin mo pa rin yan. Gawin mo na ngayon para wala ka nang iniisip. Tama. Tapos mag-delegate ngayon din po. Ka, diba? So, yun, mag-delegate din po, coach. Okay. Delegate talaga. Kasi yung paglalaba, kasi maoras din yan eh. Bumili ka na ng washing machine. Automatic. Wag mo na kusitin. Ibabad mo na lang. Taka mo isa lang sa washing machine. Tama. Oh, nga naman. Diba? So, ito. Do you believe that there is some sort of pattern or formula to becoming a successful entrepreneur? Okay, kasi freelancer tayo, entrepreneur tayo, tawag natin dyan, entrepreneur tayo. Sige. Okay. Kailangan, balance po talaga, coach. Kailangan you are mentally healthy, kailangan talaga physically healthy ka din. Tapos kailangan yung relationships mo sa family mo, sa mga kaibigan mo, sa clients mo, kailangan din healthy. Kasi pag... Mm-hmm. Isang part lang noon ang hindi mag-work,
wala. Maapektuhan ka talaga, maapektuhan yung trabaho mo, maapektuhan yung relationship mo sa family mo. So, kailangan talaga balanse. So, minsan kasi, ayun ako, sa bahay talaga hindi maiiwasan yung may mga kasaway ka kasama. So, kailangan talaga love them as they are. Just accept why they are like that. Kailangan talaga ipagpasalamat mo na lang na kahit ganyan sila, kasaway sila, at least hindi na nagkakasakit. Mga gano'n, look in the beauty in it. Kung baga, sabi ni Atriona. Look in the beauty in it. Kasi kahit... Yun na lang yung titingnan natin para happy-happy lang. Hindi tayo dapat mag-drown doon sa ano, sa mga, kung ano yung mga pagkukulang natin. Tanggapin natin, tapos... kung ano sila, tanggapin natin at mahalin natin sila ng ganoon. Tapos, kailangan talaga ipakita natin yung love natin sa kanila din kasi hindi naman enough yun na sabihin mo lang na love kita. Pero dapat talaga, i-show mo talaga kung ano mo yung love and care mo doon sa client mo, sa family mo, sa friends mo. So, minsan, sabihin mo na, ay, tinatamad ako mag-attend ng AC. Tinatamad ako mag-attend ng ano namin, ng group discussion namin, yung meeting namin. Pero, kasi kailangan talaga yung connection eh. Kailangan mo rin talaga yun personally kasi pag andun ka na sa meeting na yun, anak ko, ang ingay mo na rin. Bakit ang ingay mo na rin? Sabi ko, mag-a-attend, pero ang ingay mo na rin. Kasi nag-enjoy ko na, diba? Pero actually, ganun talaga eh. Pag may gusto kong gawin, tatama rin ka, alam mo, daming distraction. Pero once na nandun ka na, ah, kaya pala dapat akong mag-attend para ma-encourage ako, para sumaya ako, diba? Ganun talaga. Yung para ma-bless ako, like, well, gusto mo magsimba, tapos bigla tinamad ko magsimba, diba? Pero nung nandun ka na, ah, kaya pala tinatamad ako. Kasi ang ganda ng message, yung message para sa amin pala, diba? Babatugin ka pala ng pari, ikaw tatamaan. Yes! Okay, nice. At saka gusto ko yung sinabi mo kanina na yung being just there, okay? Iba yung nandun ka eh. Nandun ka sa, limbawa, sa AC. Iba kasi kapag you're always present, diba? Meron at meron kang makukuha inside your accountability group na probably hindi mo makukuha the other day. Diba? Yan. So, ayan, andyan mo mga dabber cards nyo sa comment box, oh. Nag-cheer sila. Natutuwa sila. Nakakatuwa naman yun. Sige, sige po. Ito po kaya, madam. Sa ngayon na nakapag-work from home ka na, ano yung mga bagay na pinapasalamat mo? Ayan. Ay, ang dami, coach. Grabe. Para sa akin, yung nakikita ko yung parents ko na andyan sila, naaalagaan ko sila, is enough talaga sa akin, more than enough yun. Tapos yung mga anak ko, kahit tulog sila, Diyos ko, kinakalikot ko yung mga yan. Hinahalikan ko yung mga yan, Diyos ko po. Kahit tulog yung mga yan, minsan nagagalit na, nanantok na ako. Tapos ako, halik-halik ko pa, tapos kinakalikot ko na, parang gusto ko talaga silang amoy-amoyin, coach. Tapos, yung meron akong another source of income, tapos nakakatulong ako doon sa papa, sa husband ko. So, parang ano, coach, kasi dati, nung isa lang yung source of income namin, na-stress talaga ako, coach, sabi ko, kailangan talaga isa pa para yung ano ko, yung financial goals ko, ma-achieve ko. So, ngayon, nag-6 months na ako, sabi ko, mag-set na ako ng ano, ng financial goals ko, mag-start na ako doon sa plan ko na mag-start na ako sa savings, tsaka sa mga investment, kailangan ko talagang gawin yun consistently na. So ngayon po, doon naman ako unti-unti nag-aaral na naman sa mga investments na naman. Kasi hindi naman tayo habang buhay magtatrabaho. Darating yung time, mag-retire din tayo. Tapos, yun nga, yung nangyari din sa mga dalawa nating kaklase dito sa TBSA, wala na sila. Tapos, alam mo yun, yung anong mangyayari dun sa naiwan, di ba? So talagang pag meron tayong mga insurance, may life insurance tayo, edi, kahit pa paano, hindi naman mawawalan yung maiiwan natin. Yes, oo. Being wise, no? Handling your money, okay? Yung insurance, okay? Meron tayong mga health insurance and meron din tayong mga life insurances. And other ways to invest your money, ba nila? Ayan, tama yun. And yung minala lang kanina na, so yan, nakalimutan ko na naman. Ngayon, narinig ko na sabihin ko na yun, nakalimutan ko. Pero yun, yan, nakalimutan ko talaga. So, ayun, madam, nagustuhan ko sa the way you speak, it's very genuine. Okay, yung
sa pagkukwento mo. Alam mo yun, yung talagang ramdam namin yung joy mo, ramdam namin yung suggest you can give to our aspiring and seasoned online bookkeepers and accountants. Ano po, kailangan lang natin talaga magkaroon talaga ng goal. Kung ano yung gusto natin, kailangan talaga at first malalaman talaga natin kung ano yon. Kasi paano ka kasi mag-i-start pag wala kang patutunguhan, di ba? Kailangan alam mo kung ano yung gusto mong gawin muna. Tapos kailangan mag-focus ka. Hindi kailangan sabay-sabay. Para sa akin kasi hindi nag-work talaga yung sabay-sabay. So kung isa-isa lang, okay lang yan. Pabagal ka man, okay lang yan. It's okay. Kahit hindi okay, di ba? Lahat tayo nagdumadaan doon. Lahat tayo. Kasi pag ano, pag mahirap yung success, ang sarap. Kaya ano lang, go lang. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha kung ano yung gusto mo. Ako kasi personally, hindi talaga ako titigil pa kasi stuck pa ako doon sa ano eh, sa 8 hours na job. Tapos may time tracker pa. So, yung goal ko talaga, gusto ko pa rin umalis sa ganoon na setup. So, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha yung gusto natin. Unti-unti lang, step by step. Basta, ano, papunta tayo doon. Kailangan nating kuhanin yun, isa-isa lang. Tapos, tayong mga work from home, kasi lalo na pag wala tayo, hindi tayo naka-tie up sa agency, wala tayong mga life insurance, wala tayong health insurance, tapos yung mga, ano natin, yung mga, hindi tayo pwedeng ganun, kailangan kumuha talaga tayo. Lalo na yung life insurance, napaka-importante nun, yung health insurance, napaka-importante po nun. Tapos yung investment talaga, napaka-importante po nun. So, ngayon pala, mag-start na tayo habang maaga, habang mas bata. Kahit yung 500 pesos mo every month, yung 1,000 mo, ang laki maitutulong nun at the long run. Lalo na pag yung goal mo is after 20 to 30 years pa, naku, napakalaki nun. Believe in the power of compounding interest, kumbaga. Nag-promote na si Madam yan. Tama yun. Oo, kailangan tayo mag-invest talaga tayo. Pero whatever na papasukin natin, i-aralin talaga natin whether it is real estate, stock market, ano pa bang iba? Mga MP2, safe yun. Ang gandang investment nun. Basta, ano, maging masinop tayo. Di ba, dive down ng ano yun? Dive down ng maagap yung masipag, di ba? Kasi yung masipag ka lang, ginagawa mo yung kung ano yung dapat mong gawin. Pero yung maagap talaga, aside sa magiging masipag ka, kung ano yung meron ka, hindi mo mini-waste, ginagawa pa ng paraan kung paano mo pa siya mapapalago pa, kung paano mo pa siya mapapadami pa. So, maingat din tayo sa kinikita natin kasi hindi tayo forever na natatrabaho. So, dapat ngayon pa lang yung ano natin, financial plan natin, iset na natin. Mm-hmm. Kasi hindi tayo habang buhay na meron trabaho din. Minsan, I don't know. Nakakatakot kasi ako. For me, I'm scared na mawalan ako ng another source of income. Gusto ko, ano, hindi lang isa, dapat dalawa. Kasi alam mo yun, ng pandemic talaga, na-stress talaga ako noon ko siya sa isa lang. So ngayon, thankfully, meron ng isa pa. So all glory to God talaga. Oo. Actually, yung pandemic, maraming itinuro sa atin eh, di ba? Yun nga. Una-una is, it's a reminder of our faith, okay? To bring back, okay? Bumalik tayo sa Panginoon, di ba? And then second, yan, mas maging wise tayo sa season na to. Ayan, spending, okay? In the area of saving, okay? And getting more jobs or other means of income. And yun nga, learn to, tawag dito, to adapt sa mga changes. Okay? Yan, yes. Flexible lagi. Yan, tama. Sobra nakaka-bless naman po yung message nyo for our aspiring and seasoned online bookkeepers. Ayan. And totoo po yun, madam, no? Kailangan kasi, we have different facing eh. Yung iba, nakakapag-absorb agad ng maraming tasks at the same time. Yung iba naman, okay, it took a week, a month, okay, before talaga nila maintindihan yung the whole process. But yun nga, hindi natin sila sinisisi, hindi natin sila pinipressure. Okay, kanya-kanyang facing, kanya-kanyang takbo to sa success na gusto mo. Diba? Pagtatrabahuan mo yan, ikaw yung tatrabaho dyan, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, ikaw yan. So, tama. Okay, so, ayan, sige. So, ayan, sobrang patapos na tayo, madam, actually. Patapos na. So let me just read this verse, okay, in Psalm 91. Okay, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Okay, it's in Psalm 91. So ngayon na naman po, isang week na naman po yung natapos, all by God's grace.
Okay, iba-ibang season tayo ngayon sa ating journey. Iba still stuck, okay, sa journey nila, confused. Okay, iba maaring nade-depressed, nalulungkot. Okay, nag-struggle sa maraming bagay. We all go through that season. Iba-ibang oras lang, iba-ibang timing lang. But one thing is, you know, okay, we're not walking it alone. Hindi tayo naglalakad mag-isa. Okay, God is always with us in all seasons of our life. Okay, He cares for us and He knows what we need. Okay, so He will sustain us all, lalo na sa season na to. Okay, in Jesus' name, in Jesus' name. So, ayan, sa lahat po ng ating nanood ngayon, thank you for joining us. At sa manonood pa po ng ating replay, okay, just comment kung ano man po yung nakuha nyo from this discussion. And you can message Ms. Frenchel kung na-inspire kayo sa story niya, ayan, to appreciate her. So, ayan. So, Ms. Frenchel, before we end, anything to say pa sa ating mga viewers this after? Thank you sa panonood. Kaya natin to. Sa mga nag-struggle, okay lang yan. Huwag kayong magpapadrown doon sa area na yon. Kahit nag-struggle kayo, kapit lang, laban lang, gumawa kayo ng paraan para makalabas kayo doon kasi nasa sayo talaga yan. Ikaw lang din makakatulong sa sarili mo. Hindi yan na nakasalalay sa gaano kagaling yung tuturo sa'yo sa course, kung gaano kagaling yung course. Ikaw talaga yung magtatrabaho niyan. So, go for it. Pagpilihin mo talaga, hingin mo talaga kay God, maging specific ka doon sa ano mo, sa hinihingi mo kay God. Tapos, kumuha ka ng inspiration, manood kayo ng mga videos kung kailangan, magsimba kayo lagi. Tapos, mag-focus sa kung ano lang yung kaya nyong gawin sa ngayon. So, step by step lang, hindi kailangan na ano tayo, bongga talaga kaagad. So, dahan-dahan lang, kailangan talaga kung ano yung magpapasaya sa'yo, alam mo, para alam mo kung saan ka magsisimula. Yes, ayan, sabi nga ni Sharon, wow, galing yan si Coach French. Grabe naman to si siya. So ito si Johan, sabi niya, thank you Ate French for sharing your wisdom. Ayan. So si Nelly, ito, thank you for sharing your journey. Ayan. Thank you. So, thank you so much for your time, Ms. Frenchel. So, ayoko nang kunin masyadong oras mo para mang pagpahinga ka pa. And to spend more time with your family. And yun nga, yun, don't forget to rest, okay? To rest your mind as well. And patuloy po kayo magpalakas ng resistensya, okay? So, ayan po. Thank you so much, Ms. French, and God bless you. See you around. See you soon. Thank you. Thank you. Have a great day.